Akmadalyev versus Casimiro, ikasa na. Ginagamit na naman ang pangalan ni Pacman. Ito nga't pag-usapan natin. Pero bago ang lahat, pag-subscribe po ng channel ko. Huwag niyo na rin kalimutan i-click ang notification bell para lagi kayong una sa balita. Kalaban ang aasahan, balita sa mga pambato na isasalang. Pasabog na video, lahat yan nandito. Minyo Cruz TV ang iyong paborito. Pag-usapan nga po natin mga kaboxing. Dahil hindi naman talaga kumbinsido yung naging panalo ni Marlon Tapales noon kay former Unified Super Bantamweight Champion Morodjon Akmadalyev. Palagay ko kung maikakasa ng promoter ni General Casimiro ang laban kay Morodjon Akmadalyev at talunin niya ito ng kumbinsido, sa aking opinyon, magandang pruweba ito upang sabihin kay Naoya Inoue na dapat niyang harapin si General Casimiro since may unfinished business naman talaga sila noon pa. Pero hanggat sa mga fighters like Oguni at Pilipos ng Hitumba, akaho pa rin ang mga kalidad ng kakalabanin ni Casimiro. Mahihirapan talagang pag-interesan ni Inoue si Casimiro, kaya kung maglalaban muna si Neri at Inoue sa Mayo, sana maisagupa si Casimiro kay Morodjon Akmadalyev upang gawing sukatan kung nasa level pa ba si Casimiro ni Inoue. Ano po ang opinion nyo dito mga kaboxing? Comment lang kayo sa ibaba. Samantalang Conor McGregor hinamon si pambansang kamao Senator Manny Pacquiao sa isang boxing match sa Saudi Arabia. Sa interview kasi kay McGregor, pinakita nito ang interest na labanan si Pacman. Ayon sa kanya, may utang pa sa kanya na $8 million si Pacman dahil sa issue ng kontrata sa Paradigm Sports. Kaya naman dahil dito ay inaanyayahan niya si Pacquiao na umakyat ng timbang upang labanan siya since sports naman ito ni Pacquiao. Ang kaso lang sa estado ng katawan ni McGregor ngayon ay masyado na itong mabigat. Kung matatandaan natin, ang pinakamabigat na lumaban si Pacquiao ay sa 154-pound division, ngunit hindi na niya kaya ang patama dito. Pero kung caliber naman ni McGregor ang kakalabanin ng ating pambato, ay siguradong kakayanin niya ito. Hanggang dito na lang muna ang ating balita. Dito na lang ang aking boxing news report. Baboo!